At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Lunes. Hi partner. Hi partner. Hi mga kabisyo. Oh, back to work na naman tayo. Correct. Oh, ang maganda eh tayo po yan na survive ang weekend. Anong ibig sabihin na survive ang weekend? Kung ano man po yung mga pinuntahan, nakabalik kayo ng safe sa inyong bahay at yes, ngayon ipapasok na sa opisina, papasok sa school o kung saan ka man papasok. Charot. Bakit may ganung ano, bitaw? Pagpasok yung salita. Oh, may ganun eh. Parang may kagatlabing ewang laway na ewang tumutulo. Ewang ko ba na parang may lumabas. O yun, na-survive mo ang weekend. Kung halimbawa nga, nag-overtime ka, meron kang trabaho, tapos natapos mo naman, nagkaroon ka ng oras na makapagpahinga kahit pa paano, tas Lunes na naman, okay lang naman. So one day at a time lang po tayo mga kabisyo para hindi tayo masyadong natatarantasyos sa ating buhay. Good morning! Kasi pag iniisip natin, di ba Lunes ngayon, pag iniisip ka agad natin yung gagawin the whole week, di ba talagang matataranta ka? Ma-stress ka ng matindihan na. Isa-isa lang. Pero pag-iisipin ko, ano lang ba yung gagawin ko ngayong umagang ito? Di ba kahit nga hindi buong maghapon, ngayong umagang ito, meron pala akong tatlong gagawin. Di ba? So medyo chill ka doon. Kasi pag binuo mo, ngayong buong linggo, di ba baka sabi, 100 pala yung gagawin ko, 100 task yung naka-assign sa akin. Malalurkey ka noon. Correct. Mabuti kung kalma-kalma kang tao. Hindi. Kung hindi ka masyadong kalmadong tao. High-blooding ka pa naman. High-blooding ka. Mainitin ulo mo, di ba? Tarantatious ka, taratitat ka, di ba? Maano ka, masistress ka talaga ng bongga. Okay lang din naman yung ano yung mga plans for the week. Ayos din naman yun, di ba? Mm. Pero sa totoo lang din talaga, one day at a time lang talaga tayo. Kasi lagi nating hindi tayo sure eh. Kaya nga di ba lagi nating sinasabi kapag ka gumigising sa umaga, isang napakalaking blessing. Kasi may mga ibang taong hindi na gumising. Totoo hindi yun. Na inaabot, di ba? So mali mo, ito lang yung araw na meron ka. So ito lang munang araw na ito ang isipin mo. Ganyan. Chill lang ha, chill. Sa true. May tatawid natin ang linggong ito gaano man karami ang trabaho na naka-assign sa'yo. Correct. Ang importantisyos nga may trabaho eh. Mindset ba mindset? Minsan naiinis tayo, naiyayamot, nababagot kasi napakaraming asikasuhin. Totoo. Tatrabahuhin, di ba? Pero di ba kung tutusin, pasalamat ka, meron kang aasikasuhin, meron kang tatrabahuhin, meron kang mga gagawin. Yes. Ganun. Balikan mo yung mga araw na wala kang trabaho. Mm-hmm. Hindi ba't pinangarap mo noon na magkaroon ng trabaho? Tama. Diba talagang hindi ka mapakalino noon eh. Ma, di ba kailangan ko ng allowance kasi mag-a-apply na ako ng trabaho. Mm. O di kaya naman talaga pinag-ipunan mo, pinaghandaan mo yung damit mo, nag-research ka ng company na a-applyan mo, ngayon natanggap ka na. Di ba may trabaho ka na, tapos aangal ka pa ba? Magre-reklamo ka, bakit mo kailangan magtrabaho? Oo. Medyo weird tayo doon sa part na yan. Pero sa bagay, gets naman natin yung pagod. Kasi maski naman kami, di ba? Hindi naman po kami plastic, di ba? Na araw-araw ang saya po namin, di ba? May mga moments talaga nag-iisip kami hanggang kailan kami dadada. Di ba? May mga moments na iisip napagod na... ka talaga. Oo, na nakakapagod din talaga. It's but normal. Pero sana huwag araw-arawin yung pagreklamo. Oo, huwag gawing obisyo. Correct. Kasi kung tutuusin, di ba? Pasalamat ka din. Meron ka ding trabaho. Yan. Tama. Meron tayo isang tambalanisa. Yan ang medyo line of questioning. Naks. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako since 2011. Alam niyo po, sa totoo lang, nag-iipon ako ng matindihan para mas maaga po ako mag-retire. Ano po ba ang dapat na age kung saan pwede mag-retire na ma-enjoy pa ang life? I'm targeting mga 45. Dapat ang dami ko ng ipon para retired na ako. Thank you, tambalan, and God bless. Ay, naku, sana all retired at 45. No. Ilan taon na siya? Relak. Na hindi niya sinabi kung ilan taon siya, partner. Ako sa tingin ko, partner, ready na talaga ako mag-retire kung hanggang Friday lang yung buhay ko. Kung hanggang Friday lang aabutin yung buhay ko, I could say to myself right now, I'm yung savings ko, pang-retire na siya.
kung ang buhay naming lahat ay hanggang Friday na lang. At saka, siyempre, kung Lunes ngayon, apat na araw na lang. Nanamnamin mo na yun. Proud na proud talaga ako masasabi kong yung ipon ko pang retire kung hanggang Friday na lang ang buhay ko. Alam mo, wala namang, hindi naman para kami ang magsabi sa'yo niya, di ba? Pero yes, a lot of people, it really depends. Kung gusto mo talagang yung masasabi mong nag-enjoy ka na lang talaga and all, syempre dapat mga 45. Yung kasi kalakasan talaga yan, totoo, katibayan, at kaya pang uminom na mga yan, di ba? Yung mga ganyang kaya pang gumala. Kaya pang gumala, yung mga ganon. So I would say that's a good target para mag-retire ka ng ganyang klaseng edad. Go, 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 sana all, di ba? Ang galing mo naman kung ganyan na sobrang tindi ng pag-iipon mo para makapag-retire na maaga. Very good ka rin naman sa may part na. May kakilala ako, di ba, na mention natin to, all the konting ano lang naman, pasada ng mga nakaraang episode ng Tambalan, na meron akong kakilala, batchmate ko, partner, nag-retire talaga siya at the age of 44. Di ba? Na parang gusto niya talaga... Ay, doon sa tambalanista natin, mag-retire at 43. Huwag ka magpatalo sa friend ni Chuper. At 44. Oo. Kasi masasabi niya na talaga sa sarili niyang carry niya na. Paano? Actually, hindi naman, tinanong ko siya eh. Sabi ko, nakapag-ipon ka na ba? Sabi niya, matindi. Hindi naman, sakto lang. Sakto lang din yung amount na nakuha daw sa kumpanya. Mm-hmm. Ayaw niya lang na, pasiguro napagod siya na yung rat race na tinatawag. Yung papasok, magtatrabaho, uuwi. Papasok, uuwi. Magtatrabaho, uuwi. Ganon. So ngayon, yung funds na nakuha niya from... Yung inipon niya. From the company. Or retirement na niya. Separation pay. Hindi ko alam na ba tawag. Kasi wala pa sa utak namin yun eh. Wala pa sa... Hindi pa naman iniisip yun. Dabi pa po namin gastusin. O kung ano man, retirement or separation pay or whatever. Yun yung ginamit niya ngayon na para to sustain his ano, yung pangangailangan niya. May ano to? May pamilya? May pamilya. Oh. So ngayon parang nagbi-business lang. Maliliit na business lang sa on the side. Sa probinsya nila. Mm-hmm. Tapos enjoying life with his family. Mm-hmm. Yun yung ginagawa niya ngayon. Sabi ko, ang aga mo namang ginagawa. Oo. Hindi mo ba hinahanap ngayon yung corporate life correct. Mo? Tsaka yung pagiging aligaga, tsaka yung routine, napapasok na maaga, may magagawin. Oh, sabi niya, no, I'm enjoying my life with my kids. Inihatid ko sa school. Sige, kung babata pa ng mga anak mo. Mm-hmm. Pakialam mo, sabi niya. Bakit ikaw ba magpapaaral? Para decision ka sa amin. Dami mong opinion, di ba? Hindi, pero kung iisipin mo, di ba? Kasi kami, mag-44 na kasi kami this year, di ba? Oh. So para, pero honestly, hindi pa yung ipon po namin, hindi po pang retire, di ba? Kaya for somebody na kabatch natin, partner, na ready na talagang mag-retire, nakakatuwa, nakakatuwa. Tsaka, baka din naman siguro, depende din sa personalidad na meron ka. Oo, kasi baka mamaya, alimbawa, yung mga taong magastos talaga, di ba may mga ganun, alam nilang hindi sila pwede mag-retire agad kasi magastos sila. Pero kung alimbawa, yung gusto niya na naka-confine sa isang lugar, di ba, tanim-tanim ng gulay, masaya na sila sa ganun, hindi naghahanap ng mga iba, di ba? Ayaw na buhay. Correct, di ba? Hindi kailangan laging lumalabas, hindi kailangan laging may gala, o di ba? Siguro nga posible talaga siya, di ba? Siguro para sa amin na hindi ganun yung lifestyle o hindi ganun ang personalidad, parang imposible pa. Ganyan. Kanya-kanya. Depende talaga, no? Maaaring meron din kasi siyang investment na hindi naman niya na-declare na while working. Meron din siyang in-invest. Oh, diba? So dapat sinusisa mo, partner. Ang tatanong ko nga, ano ba yung investment mo sa buhay? Yan, kasi sa kakukuha ngayon ng ano, diba? ng mga bagay-bagay, baka maaaring nakapag-set na siya ng educational plan. May ganun na for his kids. Di ba, buti din naman kasi at least nakapag-prepare na maaga. Kaya nakapag-isip na mag-retire ng maaga. And then feeling ko okay naman siya. Good for him. Bata pa, ang dami niya pang pwedeng gawin. Kung tutusin, pero para sa kanya, okay na, nakapag-serve na siya ng maayos. Alam mo, maganda din naman yung mga ganun. Kasi at the end of it all, kapag ka nag-retire na tayo yung retiring na age, kung ano man, 60 or 65, hindi ba yun din naman yung gagawin natin? Mag-relax. Ang gusto lang niya, as in mapaaga lang. Diba? Mas i-enjoy niya na yung pag-relax. Kanya-kanya naman talaga yan. Totoo yun. Depende sa goal mo. Kung feeling mo na-achieve mo na yung goal mo as a manggagawa, diba? As laborer, diba? As a worker. Sige, hanap ka na ng panibago mong gagawin sa buhay. Pwede naman yun. Pero may mga tao naman, at the age of 60, gustong-gusto na nung company na mag-retire ka na. Pero ayaw pa nung tao.
ayaw pa nung katawang lupa, hindi, kaya ko pa magtrabaho. I am enjoying my work in this company, di ba? So pwede mong ano, pwedeng ganun din yung mindset mo. Kasi kami dito may mga empleyado kaming majujonda na, pero nandito pa rin. Oh, kasi nag-e-enjoy sila sa ginagawa nila, di ba, sa RH partner, mapansin mo. Madami. Oh. Correct. Si ano, si Chadeli, di ba? Oh. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa, pero talagang umabot ng ilang taon yun. Na alam mong lagpas na dun sa regular na retirement na age. Yes. Oh, pero dahil gusto niya yung ginagawa niya at she finds fulfillment in what she's doing, tuloy lang ng tuloy, di ba? So, depende. Depende. Kanya-kanya po talaga, di ba? Kanya-kanyang personalidad, kanya-kanyang trip sa buhay. Kanya-kanya ng goal. Oo, di ba? Kanya-kanya ng interest. Correct. Malamang yung frenny mo na yan, parte, gusto niya lang simpleng life. Yung mga hindi na masyadong maraming komplikasyon, ayos na yung... Hindi, kasi parang feeling ko kung gusto mong sumabay, dapat lagi ka pa nagtatrabaho. Kasi kung halimbawa, ikaw yung tipong kapag ka umabot na 5 taon yung sasakyan mo, magpapalit ka ulit. Diba? Yung mga ganun. Hindi ka pwede mag-retire na maaga. Kasi kailangan mo magtrabaho ulit ng matindi, di ba? O kaya kung ikaw yung tipong, di ba? Depende yan. Totoo yun. So ikaw, depende sa ano, sa gusto mong mangyari. Wala naman pwede magsabi, no, at the age of 40, kailangan nag-prepare ka na. O dapat mag-retire ka na. Wala naman ganun. Kanya-kanya po talaga yan. Diba? Ako, hindi ko nakikita yung... Naniisip-isip ko, di ba? Pero parang gusto ko yung isagad siya hanggat kaya ko. Di ba? Hanggat yung retirement age, ganyan. Correct. Kasi ano eh, masyado akong sanay sa aligagang world na hindi para patahimikin mo ko sa isang tabi. Di ba? Parang ganun. Parang nakaka-stress. Para kasi magbabago talaga lahat eh. Hindi ko nasanay kang busy lagi, gigising na maaga, may oras ang pag-uwi, maraming gagawin the whole day, tapos bigla mawawala the next day. Tama. Medyo magiging ano ka nun, mas stress ka nun kasi matinding adjustment ang gagawin mo. May mga ganun partner na ano ha, na nag-retire na alam mong malakas pa sila. Oo. Diba? Pero wala silang choice kasi sa kumpanya nila, sa eskwelahan o sa kung saan man, diba? Kailangan na mag-retire. So, yun, mga ganyan. Kanya-kanya po talaga. Yung kaibigan ko ngayon, naalala ko lang, ano siya, very competitive siya. Competent na talaga? Tao. Nung panahon na kami magkaklase pa. Oo. Siguro napagod. Tatanungin ko nga ako. Aba, ganun din. Diba, parang nakakapagod din. Alam mo, dumadating din talaga sa buhay na parang, hanggang kailan ako parang makikipagkompetensya sa mga tao? I want a peaceful life. Oo, correct. Totoo din naman. Baka ganun. Baka sa sobrang competitive niya, di ba? Yung sobrang... Napagod siya. Oo, napagod siya. Na parang, ano ba? Ano bang pinaglalaban ko? Kasi alam mo, minsan dumadating talaga sa ganyang punto eh. Yung kapag, lalo pag napapagod ka, tatanungin mo yung sarili mo, ano ba itong pinaglalaban ko? Para sa lahat to. Correct. Para saan po ba talaga itong lahat ng ginagawa ko? Totoo. Diba? Ganun. Feeling ko ganun yung self-friend mo. Oo. Meron din naman akong kakilala. Daming kakilala, chini-chismis. Oo, daming chika. Kaya tayo nawawalan ng tunay na kaibigan, partner. Chichika natin sila sa radyo eh. Oh, maagad din siya nag-retire kasi nakapag-ipon na siya and gusto niya nang magkaroon ng business. So umuwi nang... Hindi siya nag-retire talaga technically. Nag-retire lang siya sa corporate setup o sa office. Pero nag-put up ng sariling business. Correct. But eventually, bumalik din sa corporate setup. May ganun din. Nababago po yung mindset ng tao. Nababago yung preferences natin, yung interest natin. So maaaring ngayon, maaaring pagod ka lang kaya iniisip mo magkaroon ako ng i-avail na agad yung early retirement. Totoo. May mga ganun. Kaya nga, di ba, huwag tayo magdesisyon kapag ka tayo ay pagod, galit, masayang-masaya. Kasi ang ending nito, magiging mali yung desisyon eh. Dapat yung kalma ka lang. Yung talagang ano, hindi extremes ang iyong emotion. Kasi correct, totoo yan eh. Kapag kapagod ka, may isip mo talaga mag-retire na kaya ako kahit hindi mo pinag-isipan. Oo. Hindi mo naisip mo anong posible mangyari kapag na-retire ka na. Tama. Yung mga ganon. Perfect yung ginawa nung ano, yung isa, perfect example yung ginawa nung kakilala ko. Diba? Nag-retire sa napaganda ng posisyon niya sa ang taas-taas ng posisyon sa company. Tapos naisipang mag-business. Ngayon, napagod din kaka-business. Sabi niya, mas madali pa lang pumasok sa kumpanya kasi sisweldo ka. Diba? Sisweldo, kumbaga regular eh. Walang yung pagtanggap ano, mo ng sweldo correct, eh. Correct. Walang iisipin. Oo. Kumbaga parang malugi man o ano ang kumpanya, sweldo ka pa din, di ba? Oo, fixed yung sweldo correct, yung mga ganun. So, bumalik din siya. Bumalik din. Ganun, hindi naman din natin masisisi. Ano, sisihin natin, di ba? Ayan. Kung kasi alis-alis ka, mas babalik ka.
Ano to, isang malaking joke? Eh, ganun talaga. Yes, kaya dun sa kabisyo natin na nag-PM, ano ba yung nararamdaman mo ngayon? Yan. Baka naman na-influence ka lang ng kaibigan, naingit ka sa isang kaibigan, ganun. Hindi ganun. Mm-hmm. Lahat po tayo, iba-iba ng ugali, iba-iba ng personality. So, depende po talaga yan. O, yes. Good luck sa iyong decision making. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio, kay Chris Chupin. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa magtutbish ka para mabuhay naman iba. Yun! This portion was yan. Sa klase ng trabaho namin, medyo mahirap mag-retire. Kasi we enjoy what we are doing. Yes, masaya kami eh. Oo. Parang nakakayang magreklamo kasi masaya yung trabaho. Parang ganun. Nakakaya kay Lord. Diba? Oo, nakakaya kay Lord kasi parang mong nire-reject yung grasya or yung blessing. Oo, diba? Parang correct, ganun. Correct. Kasi anong tawag dito? Ito yung halimbawa, yung kung halimbawa ikaw din, Kabish, kung ang klase ng trabaho, you find it fulfilling, you find it very rewarding, huwag mong i-give up yan. Kahit sabihin na it's time for you to retire. Kasi sayang eh, may growth pa rin eh. Oo, kaya pa. Yes. May ano pa. Sa amin, ako feeling ko lang may personal growth and professional growth. Tsaka may parang may pupuntahan pa eh. Yes, mararamdaman mo. Maraming potential. Maraming mga naghihintay na oportunidad. Correct. Na parang pwede ma-explore. True, parang pwede magsanga. Yung gano'n. Yes. Yun lang yung sinasabi natin bago ko mag-retire. Isipin mo muna, yung bang kung anong meron ka ngayon, hindi na ba yan sasanga to something else? Mm-hmm. Diba? Kasi baka mamaya, iniisip mo lang, ito lang kasi. Oo. Pero sa totoo lang, pwede pa magsanga yan eh. Parang gano'n. No? Diba? E dinilito natin yung gusto na mag-retire. Ay, de, tsaka, yung pa ha, kailangang magtanong ka lang doon sa mga taong pinagkakatiwala mo. Kasi kung lahat ng tao tatanungin mo tungkol dyan, iba-iba ang opinion nila tungkol dyan. Yes. Oo. Parang katulad ng ano, nung gusto kong i-promote dito, ang dami kong tinanungan eh. Tapos magkakaiba. Depende. Mm-hmm. So kapag ang tinanungan ko, nasa level sila ng management. Ibig sabihin, VP pataas, yung mga ganyan. Mm-hmm. Siyempre, ang automatic na sagot nila, tanggapin mo yan. Mm-hmm. Pero pagka ang kausap ko ay hindi, ano ang sasabihin din nila, ha? Ba't mo tatanggapin? Eh, di sumakit yung ulo mo. Eh, kumikita ka naman ng maayos kahit wala yung posisyon na yan, mga ganun. So, kapag ka nagtanong ka ng sandamukal ng mga tao, masistress ka talaga, malulurkey ka kasi at lahat yan may opinion. Diba nga sa trending mga issues nga ngayon, ang daming iba-ibang opinion. Oh. Correct. So, ganun. So, ang maganda dito, magtatanong ka lang dun sa mga taong tingin mo magiging mabuti ang ambag sa buhay mo. Parang ganon. Kasi kung lahat yan, tatanungin mo, good luck. Malilito ka, maguguluhan ka. Tama. Until hindi ka na makapag-decide ng tama. Yun yung posibleng maging effect. Diba? Talk to people that you trust. Kailangan yun. Lalo na pag malaki yung decision making na gagawin mo. Tama. Correct. Ay, naku. Good luck. Oh, eto na, mag-fans ka na mag-fans tayo. Mag-fans ka na tayo! Go, 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 mga kabisyo! Orada! Yes, agad-agad for a chance to win 500 pesos! Manila, scan mo na! Gusto mo ba ng 500 piso? Naku, buena mano, malay mo, ikaw na ang makatanggap nito. Madali lang naman ang gagawin mo, kabisyo. Itapat ang camera ng inyong cellphone dyan sa bilog na nakikita nyo sa inyong screen. Mm-hmm. Pag tinapat nyo ang camera ng inyong cellphone, may lalabas na tanong na kailangan mo lamang sagutin. Sa programa ng Tambalan ngayong araw na ito, ang tanong, ang albatross ay isang uri ng blank. Alam niyo ba yon, albatross? Yung sa ano ba yan? Sa CR? Tingnan natin kung kasama siya sa option. So, ang albatross ay isang uri ng blank. A, papel. B, pabango. Mm-hmm. C, ibon. D, dahon. Yorn. Ano sa tingin niyo ang tamang sagot? Kung matalino ka, makukuha mo ng tama yan. Kung hindi ka naman masyadong matalino, makukuha mo pa rin naman yan. Hindi naman kailangan ng katalinuhan, di ba? O sige, good luck po mga kabisyo. And again,
a chance to win 500 pesos ito. Kung hindi ka sasali, di wala kang chance manalo, yes. 'Di ba? So sali lang po ng sali, mga kabisyo. At mamaya, bago matapos ang programa ng tambalan, i-announce namin yung pangalan ng maswerteng mananalo ng 500. Mali mo, ikaw na. Kaya scan mo na. Now na. Now na. O siya, hindi po muna kami masyado makikipagkwentuhan sa inyo, mga kabisyo. Exit muna kami ng ever so slight. Pagod po si Nicole today. Pinagod po ng asawa niya kagabi. Pagod po ako. Nakarami po kasi sila. Nakarami po talaga kami. Sabi niya, masakit ang balakang ko today. Kontiin lang natin yung tambalan, ha? Oo, sabi ko kay partner, aga, minessage ko sa partner, kontiin lang natin yung tambalan, ha? Ganon. Nakarami kami ng pagtatanim. Mm-mm. Oh, nako. Nagkataniman po, mga kabisyo. Nako. O siya, exit na muna kami. Bye-bye! See you laters!